Inilunsad ng mga Adventista sa Dagupan City ang SAD Free o Smoking, Alcoholism and Drugs Free Campaign na idinaos sa People's Astrodome ng naturang syudad. Doon ay nakatuwang ng Adventist Community Services ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng adhikaing makaiwas ang mga mamamayan, lalo na ang kabataan sa masamang naidudulot ng mga bisyong sigarilyo, alak at droga. Si James Michael Alvarez para sa Balitang May Pag-asa. Sa pangunguna ng Adventist Community Services ng Dagupan City Church, isang makabuluhang smoking and drug-free program ang dinaos sa lungsod ng Dagupan kamakailan lamang. Libo-libong mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa nasabing lungsod ang nagkakaisa upang makisa sa layuning ito. Ang nasabing programa ay masigla at edukatibo kung saan ang mga lektura ay nilahukan ni Pastor Rosel Zamora, Pastor Nestor Rilloma, at ni Mr. Sao Pengwayan ng PIDEA Midland. Pinagmalaki ang pag-organize nito ng Adventist Community Services sa ilalim ng pamumuno ni Atty. Emuel Asadan bilang leader. Pangunahin natin na layunin, na tulungan sila na i-prevent to stand with the principle of no smoking, no alcohol, and no to drugs. Pinatunayan ni Pastor Rilloma ang kahalagahan ng adhikain ng Iglesia sa pagtataguyod ng smoking and drug-free program. The SAD-free program is initiated by the church as a part of our ministry to the community. Bukod dito, buong pusong suporta rin ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Belen T. Fernandez. Layunin ng lokal na pamahalaan na maturuan ang mga kabataan sa pag-iwas sa masamang bisyo. And ako ay nagpapasalamat sa Adventist Church anyway, for the SAD-free Dagupan. Malaking tulong po sa ating syudad. Because we also have your part of signing your vows and then coming up for it at the left side of the Dagupan City People's Astrodome. Na nagbigay ng full support, I am sure, unti-unti mami-minimize na po, mawawala na po itong mga vices na ito. Higit pa, tumulong ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa pagsakotoparan ng programa. Sa isang makabuluhang talumpati, ibinahagi ni Mr. Sao Bengwayan, Chief Officer ng PIDEA Region 1, ang mga kahalagahan ng pag-iingat sa sarili laban sa masamang epekto ng droga. So, because this is in support of the National Anti-Illegal Drugs Program, this is also in support of the Barangay Drug Clearing Program of PIDEA, and of course, these kinds of programs are the ones na makikita natin, the involvement of the community and of course the schools na makikita nyo dito, which is very important in suppressing the flow of illegal drugs, lalong-lalo na sa youth and of course the community. Isa sa mga kabataang dumalo sa programa ay nagbigay kahulugan sa mga natutunan. Ayon sa kanya, ang Smoking and Drug Free Program ay nagbibigay hindi lamang ng impormasyon kundi pati na rin ng edukasyon para sa mga kabataan ng lungsod. Dear students, and we really need to start it young. As kabataan pa lang tayo, dapat we're aware already that we have to be out from smoking, alcoholism, and drugs because these are the things na could really ruin our lives. Ang Adventist Community Services ng Dagupan City Church ay taos puso nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-ambag at nakisa sa programa. Muling ipinaalala ang kahalagahan ng pagtutulungan upang masiguro ang kalusugan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Layuning magatid ng Balitang May Pag-asa mula dito sa Dagupan City, Pangasinan, ako si James Michael Alvarez para sa Hope Today and PUC News.